Itong kwento ng kapanganakan at pagpapangalan kay Juan na anak ni na Zacarias at Elizabeth, mga kapatid, icing on the cake lang ito. O kung hindi man, happily ever after ending na lang. Bakit? Kung maaalala po natin noong Disyembre 19 na Ebanghelyo, nang ibalita ang anghel kay Zacarias na magdadalan tao ang matandang si Elizabeth na asawa niya, hindi siya naniwala. Nagduda nga, hindi ba? Paanong mangyayari iyan? Ang tatanda na namin kung kailan naman. At ano ang parusa? Ziniper yung kanyang lalamunan at pinasakan ang tainga. Total, kumbaga parang sinasabi ng anghel, di ka rin lang naniwala sa sinasabi ko, nagmamagandang loob na nga ang Diyos sa iyo. Ayan, manahimik ka muna. At sa pagitan ng tagpong iyon, hanggang sa eksena ngayong umaga sa ebanghelyo natin, mga kapatid, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlong araw o buwan ang lumipas, siyam na buwan po. Opo, siyam na buwan. Buntis nga, di ba? Ibig sabihin, siyam na buwan niyang hindi kinibo si Elizabeth. Siyam na buwan din siguro siyang nagmukmuk lang sa bahay dahil sa kahihiyan. Yung tipong lahat ng dapat o gusto niyang gawin bilang tao, bilang asawa, bilang saserdote o pari sa templo, nahintong lahat gawa ng kapansanang ipinataw sa kanya. Sa madaling sabi, parang tayo lang din 2 years ago, na total lockdown din si Zacarias. Pero sa kaso niya, secondary lang yung sakit dahil sa isang mas malalim na dahilan. At dito tayo ngayon mag-zero in sa ating pagninilay ngayong umaga, mga kapatid. Mula sa isang nagdududa at walang bilib na Zacarias, biglang laktaw tayo ngayon sa isang nagpupuring Zacarias. Kaya magandang tanungin, ano kaya ang nangyari kay Zacarias sa siyam na buwan niyang pagkaka-lockdown? Imposible naman kasi na umuo na lang si Zacarias na Juan ang ipangalan dun sa anak niya para matapos na lang at bawiin na ng Diyos ang kapansanan niya. Napakababaw naman nun. Madali ring sabihin na siguro nahimasmasan sa mga pangyayari. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Actually, yan ang mabilis na sagot. Pero ang panganib sa mabilisang sagot na ito, wala lang din tayong pinagkaiba sa naging bilis ng mga pangyayari. Kaya tingin ko po, ang paanyaya ni San Lucas para masagot ito, katulad kahapon, pagganahin natin ang ating imagination. Alam ninyo, gusto ko po sanang i-correct yung salitang lockdown eh. Lalo na sa panahon nating ito, na kapag sinabi nating lockdown, negatibo. Masakit sa tenga. Kasi sa palagay ko, magiging positibo sana kung sa halip na lockdown, spiritual retreat ang gagamitin nating termino para sa nangyari sa kanya. Bakit? Kapag nag-retreat kasi, katulad sa aming kaparian o sa mga relihiyoso at relihiyosang narito, o basta sa mga nag-aaral sa Catholic school, dumidistansya tayo sa maingay at nakasanayan nating buhay. Nananahimik. Pupunta sa isang matiwasay na lugar, mga retreat house o kung saan man, para magmuni-muni, magdasal. Kasi pwedeng dumating sa punto na batong-bato na tayo sa paulit-ulit na seremonyas ng buhay, nawawalan tuloy ng saysay sa atin ang lahat ng bagay, at sa pagbibigay ng puwang at panahon
retreat. Nasasariwa sa atin ang maraming mga katanungan sa buhay. Ano ako? Sino ako? Ba't ako nandirito? Para saan? Saan ako papunta? Ito sana yung ibig kong ipakahulugan sa pananahimik ni Zacarias. Ang kaso niya lang talaga, parusa ang pananahimik sa kanya. Pinatahimik kasi siya. Pinatahimik sapagkat sa dami ng pupwedeng magduda sa kapangyarihan ng Diyos, siya pa talaga na saserdote o pari ng Diyos. Yang inaasahan sa kanya, siya nga ang dapat unang makaalala sa mga ginawa ng Diyos. Sa kasaysayan ng Israel, ilang mga matatanda na rin ang nagdalang tao. Ilang mag-asawa na rin ang nagkaanak sa kabila ng kanilang katandaan. Si Abraham at si Rebecca, si Hannah at si Elkanah na kanyang asawa. Pero kung maalala natin na yung parusa niya, may hangganan din daw. Sabi ng December 19, kung maalala natin, hanggang sa mang araw na maganap ang lahat ng ito. May deadline naman pala. Sa madaling sabi, mga kapatid, may awa pa rin pala ang talagang Diyos. Na kahit sa gitna ng pagdududa natin, oo, tutuparin pa rin niya ang mga sinabi niya sa takdang panahon. At kahit kailanganin niyang kalabitin tayo ng pamalakasan para lang magising sa katotohanan ito, masuyo niya pa rin tayong inaanyayahang manalig. Kaya sa tanong natin kanina kung anong ginawa ni Zacarias sa siyam na buwang pananahimik o pagpapatahimik sa kanya, dismayado siguro sa una, pero siguro nga, retreat ang nangyari. Nananalamin sa sarili. Tinanong kung saan nagkulang o lumabis. Sinariwa ang dating pagmamahal sa Diyos na minsang nabahiran ng pagkadismaya, kawalan ng pag-asa, o kahit ng galit. Namangha malamang sa himalang ginagawa ng Diyos sa siyam na buwan niyang pagmamasid niya sa asawa niyang si Elizabeth. Bagay na nakikita niya lang siguro sa mga kamag-anak niya o sa ibang babae. Dahilan para mabuo ang desisyon niyang panganlan ng anak niya bilang Juan, sang-ayon na rin sa sinabi ng anghel. Pangalan ng kahulugay, nagmamagandang loob ang Diyos. Pangwalong misa de gallo na natin, mga kapatid. Malapit ng araw ng kaharawan ni Jesus. Sana gising pa tayo sa pangmalakasang kalabit ng Diyos na pumarito sa simbahan. Hey, gising. Ang dami na siguro nating mga idinulog sa panalangin itong mga nakaraan. Ang dasal ko lang po sana sa inyo, mga kapatid, sana hindi tayo panghinaan ng loob kung sakali mang hindi pa dinirinig ng Diyos. Pero kung mangyari pa rin, sana kahit minsan, kahit isang beses lang, katulad ni Zacarias, maalala natin sa katahimikan. Kahit sa panahong ito na malaon nating pag-aantay, kahit sa mga sandaling hindi talaga natin maramdaman kahit anong pilit yung presensya ng Diyos, kung gaano pa rin nagmamagandang loob ang Panginoon sa atin, in ways which only He knows at first, and we realizing all of them just later on. Sapagkat ang bawat paghihintay para sa Panginoon, may kaakibat na paghahanda po ng sarili. Ano bang malay natin kung katulad ni Zacarias, itong mahabang paghihintay,
ay paghahanda lang pala sa atin ng Panginoon sa paparating niyang exciting part.